Ecclesiastes chapter 12. Kapag ikaw ay gagawa ng mabuti, alamin mo kung kanino mo ito ginagawa at ikaw ay pasasalamatan sa iyong mga pakinabang. Gumawa ka ng mabuti sa taong makadiyos at makakasumpong ka ng gantimpala at kung hindi mula sa kanya, gayon paman mula sa kataas-taasan. Walang mabuting darating sa kanya na laging abala sa kasamaan, ni sa kanya na hindi nagbibigay ng limos. Magbigay sa taong makadiyos at huwag tumulong sa makasalanan. Gumawa ka ng mabuti sa mapagkumbaba, ngunit huwag kang magbigay sa masama. Ingatan mo ang iyong tinapay at huwag mong ibigay sa kanya, baka madaig ka niya sa pamamagitan nito. Tatanggap ka ng dobling kasamaan sa lahat ng kabutihan na iyong ginawa sa kanya. Sapagkat ang kataas-taasan ay napupuot sa mga makasalanan at gaganti sa masama at ikukulong sila laban sa makapangyarihang araw ng kanilang kaparusahan. Magbigay sa mabuti at huwag tulungan ang makasalanan. Ang kaibigan ay hindi makikilala sa kasaganaan at ang kaaway ay hindi maikukubli sa kahirapan. Sa kasaganaan ng isang tao ay magdadalamhati ang mga kaaway. Ngunit sa kanyang kapighatian, kagipitan, ang isang kaibigan ay hihiwalay. Huwag kailanman magtiwala sa iyong kaaway, sapagkat kung paanong kinakalawang ang bakal, gayon ang kanyang kasamaan. Bagamat siya ay nagpakumbaba at yumuko, gayon may mag-ingat ka sa kanya at ikaw ay magiging parang nagpunas ng salamin at iyong malalaman na ang kanyang kalawang ay hindi pa napupunas ng lubusan. Huwag mo siyang ilagay sa tabi mo, baka pagka nabagsak ka niya ay tumayo siya sa iyong dako. Nihayaan siyang maupo sa iyong kanang kamay at baka hangarin niyang maupo sa iyong upuan. At sa huli ay maalaala mo ang aking mga salita at matusok doon. Sinong maaawa sa isang mga akit na nakagalit ng ahas? O sa sino mang lumalapit sa mababangis na hayop? Kaya't ang pumupunta sa isang makasalanan at nadungisan sa kanyang mga kasalanan, sino ang mahahabag? Sandali siyang mananatili sa iyo, ngunit kung ikaw ay magsisimulang mahulog, hindi siya magtatagal. Ang kaaway ay nagsasalita ng matamis sa kanyang mga labi, ngunit sa kanyang puso ay iniisip niya kung paano ka ihahagi sa hukay. Siya'y iiyak sa kanyang mga mata, ngunit kung siya'y makasumpong ng pagkakataon, hindi siya mabubusog ng dugo. Kung dumating sa iyo ang kahirapan, doon mo siya unang mahahanap. At bagamat siya'y nagkungwaring tinutulungan ka, gayon may kanyang sisirain ka. Ipapailing niya ang kanyang ulo at ipapalakpak ang kanyang mga kamay at bubulong ng marami at babaguhin ang kanyang mukha.